hindi, yung siguro laki ng ginastos dito. Yung bonggang-bongga naman itong inatenda natin na reception. No? Alam mo, Father, sa isang babae, mahalaga talaga. That's why I love going to weddings. Kasi parang fairy tale lang. Yeah. Pag nakikita ko yung bride, mas magandang-maganda yung kanyang gown. Hindi naman kailangan na ganito ka bongga. Dapat kahit simpleng kasal lang dun sa kapilya o sa simbahan. Hindi na kailangan yung mga gastos-gastos nito, mga ganitong klaseng ano. Alam mo, Father, ang mga babae, maliliit pa lang yan. Ambisyon na nila na naglalakad ka sa aisle. Tapos you know, ang gown mo talagang pinaghahandaan. Lahat ng detalye ng wedding. Alam mo ba, sa aking wedding nga pati pag-ikot ng butter. Oh, di ba? Pirinakis pa na yun. Ano pag-ikot ng butter? Diba sa wedding reception, nagbibigay ng bread and butter? Kailangan, pati ikot ng butter. Oh, kita mo na? Ay, napo, we pay attention to the smallest details. Iba ka, Diyos ko, nang kakasal, mga 2 taon yung paghahanda. Ano ba yun? Gano'n na talaga ngayon, Father, kasi maraming mga bagay ang pinaghahandaan. Kasi ay naman, Father, ano? Fairy tale wedding. Bawat batang babae ay nangangarap ng isang engranding kasal sa kanyang Prince Charming. Wala namang masama dahil talaga namang ang kasal ay isa sa pinakamasaya at importanteng araw sa buhay ng tao. Ang problema, kapag dito na nahinto ang pag-aasawa at aakalain nila na dapat ganito lagi kasaya ang kanilang pagsasama. May mga pag-iisip na nakaayon sa tradisyon at nais lamang na pagtibayin ang mga nakasanayang pag-uugali. Pero mayroong mga paniniwalang sadyang mapanganib dahil binibigyang katwiran nito ang mga pag-iisip na salungat o hindi naayon sa panahon. Lalo sa mga kabataang napakadaling maimpluwensyahan ng mga nababasa, napapakinggan at napapanood. At yan po ang ating sisilipin, papagtibayin o bubuwagin sa ating maagang pagtatanghal ngayon ng Family Matters. Kaya nga sabi ko, dapat simple na namin kaysa mga bonggang-bonggang ganito. Di bali na, Father, yung regalo ko naman simple. Hindi, dapat sosyal. Dapat gusto mo sigurado ko ang regalo mo din dahil nga gusto mo itong mga engranding ganito. Malamang yan, mga tipong mamahalin. Yan yung mga nilalagay dun sa card na dun ka lang pipili dun sa mga regalo na yun. Ano? Yun ang regalo mo, no? Hindi, kaya ako sumama sa'yo Para pag nagbigay ka ng blessing at ng prayers, kasama mo na ako dun sa... Yun na yun? Ano ba yan? Alam mo, they need prayer. Ay, ano, your prayer is good for them, but sometimes they need... Ano? Cash. Umaga po sa inyong lahat at samahan niyo po ako sa ating pagninilay sa 31st linggo ng karaniwang panahon. Alam niyo po itong storyang ito na madidinig natin ay tungkol sa storya ni Zaccheo. Ito madalas mong ginagamit itong gospel na to sa pagbabasbas ng bagong bahay o bagong tahanan. Alam niyo, mayroong magandang naibahagi ho sa akin tungkol sa kwentong ito ni Zaccheo ng isang kaibigan na si Brother Boom. Kilala niyo siguro siya. Sabi niya, no, si Zaccheo daw ay nalaan niyang dadaan si Jesus, hindi ba, sa
lugar na kung nasaan siya. At dahil siya'y napakapandak, sabi, no? He was of small stature, no? Na kaya umakyat siya sa isang puno ng sycamore kung saan magdadaan si Jesus. Itong si Zaccheo ay isang tax collector. Noong panahon pong yun, ang mga tax collector ay isa sa itinuturing na makasalanan. Galit sa kanya ang mga tao, mga kababayan niyang Hudyo, galit sa kanya dahil somehow ino-oppress niya yung sarili niyang kababayan sa pangungulekta ng buwis. Kaya ibig sabihin, sabi natin, no, umakyat siya sa isang sycamore na nagpapatunay o nagpapakita ng pagtanggap niya ng kanyang pagiging maliit, no? Physically, maliit siya at siguro yung kanyang disposition, no, sa kanyang pagiging makasalanan. At alam nyo, isa yung napakagandang disposition sa ating buhay, yung tanggapin natin ang ating pagiging maliit sa harap ng Diyos, yung ating sariling mga kahinaan, upang hanapin natin ng Panginoon. Alam nyo, pagka feeling mo, hawak mo ang mundo, nasa iyong lahat, minsan di mo na siya naaalala eh. No, magandang angkinin natin ang ating pagiging maliit. At gaya ni Zaccheo, tayo'y aakyat sa isang puno upang matanaw at makita si Jesus. At ano ho mangyayari? Dun sa ating kwento, nakita natin na sa paglalakad ni Jesus, dahil nasa puno si Zaccheo, inilingon ni Jesus ang kanyang ulo at tinanaw mo. Tinanaw po niya si Zaccheo at sinabi, "Zaccheo, halika, bumaba ka. I mean to stay at your house today. Gusto kong tumuloy sa iyong tahanan ngayon." Merong ganitong imbitasyon ng ating Panginoon upang magkaroon ng ugnayan sa ating pagiging maliit. Oo, sa ating pagiging maliit. Nais ng Panginoon na magkaroon ng ugnayan sa atin. No? At nakita natin ang imbitasyon na ito ay tinugunan ni Zaccheo. Tayo ba? Ano bang tugon natin sa imbitasyon na ito ng ating Panginoon? Tingnan ninyo, ha, kahit na ganun ang kalagayan ni Zaccheo, ayaw sa kanya ng tao, sinong unang nagpahiwatig ng ugnayan? Si Jesus. Parating ganun sa ating buhay. Iniimbitahan niya tayo parati sa isang ugnayan. No, pero minsan tayo yung tumatanggi. Pero si Zaccheo agad-agad bumaba at naghanda ng piging sa kanyang tahanan. Isang meal. Alam niyo, sa panahon nila, pagka ikaw ay kasalo sa isang meal, so isang hapag, ibig sabihin nito, isa kang malapit na tao, isa kang kaibigan, isa kang kamag-anak, kaya ka iniimbitahan. Parang sinasabi din ni Jesus na, "Oo, Zaccheo, yung mga tao ayaw sa'yo, pero ikaw, isa kang kaibigan sa akin." No? Yun ang imbitasyon ng Panginoon para sa atin. At ano hong nangyari sa relasyon na ito? Sa imbitasyon na ito ng Panginoon kay Zaccheo. Hinayaan ni Zaccheo na ang relasyon na ito, ang ugnayang ito, ay bumago sa kanya. Sabi ni Zaccheo, hindi ba, kung meron ho akong nadayang sino man, ibabalik ko ng makailang ibayo ang nadaya ko sa kanila. Binago si Zaccheo ng ugnayang ito. At sana tayo rin ho, itong imbitasyon ni Jesus na makadaupalad tayo ay maging daan upang tayo ay baguhin niya para sa ikabubuti po natin. Siguro ho, panghuli, isang kwento. Meron ho akong napanood sa TV nung siguro mga 2 years ago. Ito ho'y in-interview na anak ng isang prominenteng artista, no, bagamat siya ay yumauna, no. Kinukwento niya yung kanyang naging buhay nung panahong sikat na sikat yung tatay niya, na at siya ho ay nag-artista din. Sabi niya nung time daw na yon ang yaman-yaman niya, meron siyang 3 sasakyan yata yun. Pagkatapos, yung buhay niya ay talagang puro pagpapasasa hanggang sa gumamit din siya ng droga. At ito ang naging dahilan kung bakit siya nakulong. Sabi niya pa nga, kahit sa loob ng kulungan, patuloy siyang gumagamit ng bawal na gamot, no, ng droga. Hanggang minsan, meron siyang nadinig na nagsasalita sa kanilang kapilya na nagsasalita tungkol kay Jesus. Wala ko siya sa loob ng kapilya, nasa labas siya. No? Doon siya na nakikinig na ewan kung bakit napahinto siya. So, sa kanyang kahinaan, nadinig niyang mahal pa rin siya ni Jesus. At nakita na lang daw niya yung sarili niya, umiiyak. No, nandun sa sahig, no, dun sa lupa, umiiyak at humihingi ng tawad at tinatanggap ang kanyang kahinaan. Ano si Zaccheo? Tinanggap ang kahinaan. At yung pagtanggap ng kahinaan na yun, dun din nagsimulang pumasok ang Panginoon sa kanyang buhay. Sabi po niya ngayon, nasa laya na siya. Wala na siyang sasakyan. No?
at yung kanyang buhay ang layo sa kanyang dating buhay. Pero sabi niya, meron siyang kaligayahan at kapayapaan. Pagka ho napunta daw siya ng prayer meeting, nag-jeep siya. Hindi na siya nagwala na siyang kotse eh, no? Nag-jeep siya, pero parati siya ay punong-puno ng excitement, puno ng ligaya na sa prayer meeting na yun ay makakadaupalan niya muli ang Panginoong Hesukristo. May imbitasyon, inamin niya ang kanyang pagiging maliit, inanyayahan ng Panginoon, tumugon siya sa paanyayang ito. Nagkaroon ng ugnayan si Jesus at ang taong ito at yun ang bumago sa kanya. Ikaw din kapatid, inaanyayahan ngayon ng Panginoon. Kaya mo bang tanggapin ang iyong pagiging maliit? Tinatawag ka niya para sa isang ugnayan. Muli po tayo nagbabalik sa ating palatuntunan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Sheila. Good morning, Father. At syempre, good morning to everyone who always waits for our show. Oo. Maraming salamat po. At kanina napag-uusapan nga natin na lalong ang dami-dami na nakakapanood ngayon sa ating palatuntunan. Ano? Yes. Talagang dati pag tinatanong ko, nanonood ho kayo, may magdataas mga 1,000, ngayon mga 10,000 na yung nagtataas ng kamay. No? Sa isang, we claim sa isang that, gathering. Yeah. Ayan. But, ngayon siguro, Father, magandang pag-usapan natin yung, kasi recently somebody got me as a sponsor. Oh. So tuwang-tuwa naman ako, sa ko, wow, ang tagal ko nang hindi nagsasponsor sa wedding. So ang ine-expect ko, secondary sponsor ako, hindi na, mga candle, mga ganyan. Eto na, Father. Sabi pa naman sa akin, kasi kukunin po namin kayo Nina. Ganon, principal sponsor na pala Ninang ako. Na pala, pang oh. Nina. Oo nga, no, kasi naman, kung ano ba, magpapakasal, mga 20, ganon. Mm-hmm. Oo nga. Oh. Kaya, ako hindi pa pwede. Hindi pa. Oh. Ako kasi nagkakasal eh. Ako kasi nagkakasal eh. Oh. Yan. At ngayon ang pag-uusapan natin ay mga myths about, you know, wedding. How I wish na itong episode na to, maraming mga medyo mas bata-batang na yung mga nasa ligawan stage pa lang yung ano, no? Yung ba na manonood sila. No? Kasi ito yung mga, ano eh, parang mga, ano ba yung mga parang fairy tale na yung pagbata pa? Di ba may mga ganun na yung, ano yung pangarap mo halimbawa nung bata ka na? Kasi ako natatanda ko, bubukingin ko yung ate ko. Natatanda ko nung minsan nagulat ako yung panganay ko, si Ate Tessa. Hi ate, nung ako nanonood nga. Gumawa ba naman ng invitation? Ano pa lang siya nun, parang high school pa lang ata o first year college. May invitation na siya nung kasal niya. Pero wala pa siyang groom. Nakalagay din yung ano, yung crush niya nung ano, nung time na yun. Talagang kompleto yung ano. Wow. Entourage na talaga. Hindi pa si Kuya Noel yun. Noon tayo na yun. Huwag ko na sabihin yun. Hindi pa sila magkakilala nun eh. Hindi ba lang na masarap naman magluto si Tatay? Ayun naman. Okay na, okay na. Oh, diba? At saka sulit. Sulit kay Kuya. Sabi nga nila, ang bawat kasal, lalo para sa babae, ay isang fairy tale kung saan ito ay isang katuparan ng pangarap, panaginip, at pantasya ng kabataan. Kaya sa oras na bumulaga, ang mga pagsubok ng tunay na buhay ng pag-aasawa, madalas hindi ay nadidismaya ang magkabiyak at panghihinaanan ng loob. Ano-ano nga ba ang mga nakalakihang pantasya o nakakahong pag-iisip ng kasal at pag-aasawa? Paano ito uunawain at iniwasang maka-impluensya? Yan ang pag-uusapan natin kina Francis at Amor Gonzaga. 39 years na pong nagsasama sa katotohanan ng kasal at pag-aasawa. Welcome po ulit. Good morning. Good morning. Kumusta naman po? Tayo uli. Okay naman. It's good to be back. Ang ganda po uli ng ating topic ngayong umagang ito, no?
tungkol sa fairy tale ng kung totoo bang may fairy tale sa buhay mag-asawa. Sabi yung isang fantasy daw no nakalakihan na ng mga bata siguro no. Sabi yung napapanood parati sa mga cartoons. And they live happily ever after. Tapos the end. Oo, tapos na. Parang totoo, na. Totoo. Parang lahat na ng pangyayari sa buhay nila eh sobrang masaya na at smooth sailing na. Ganun nga ba sa ano? Talagang sa pagkakinasal na eh, yun na yun habang buhay na parang nasa alapaap ka na. Ay karaniwan, impluensya ng ating mga napapanood sa pelikula, nababasa sa mga istorya. At yun din ay sabi nga eh mura daw mangarap no? So kapag karaniwan yung mga gusto mag-asawa syempre gusto malagay doon sa kapareho nung nakikita nila doon sa screen no? Na wow masaya pala yung mag-asawa pero kapag natapos na nga yung honeymoon saka laman dumarating yung katotohanan na hindi pala ganun kasaya. Pero yung pagiging masaya kasi, desisyon na mag-asawa yon. Hindi yung kung ano yung nakikita nila dun sa screen na merong pedestal na inaabot. Siguro, sa aming experience mag-asawa, hindi kami nag-expect ng masyadong malaki. Kasi yung ina-expect namin, kung ano lamang yung nakikita namin sa isa't isa, kapag inihambing namin yung sarili namin dun sa nakikita namin na kumbaga yung kagaya na sinabi mo niyo father na happily living ever after parang magandang maharap mahirap abutin pero kapag nandoon ka na sa sitwasyon na mag-asawa na kayo at makilala mo na talaga mismo yung asawa mo na intimately na hindi pala yung pareho nung nakikita mo sa screen na scripted lahat. Kasi ito tunay na buhay na no kung ano yung pagkatao nung asawa mo, doon mo lamang marirealize na yung palang tunay na pagmamahal nasa inyong dalawa. Hindi doon sa iniahambing mo doon sa meron kang pamantayan na gustong maabot. Sagot ni Tito yon nang sa karanasan nila. Pero actually, yun din yung truth na babasahin natin dito. Ito, sinabi nila sa karanasan, pero merong, yun din yung nakalagay dito eh. That's, the fantasy is that yung daily level happily ever after. But the truth is, happiness after the wedding is a result of each other's daily struggle, commitment, and effort to be faithful to the vows. Yun nga yung pagdidesisyon nila na maggawing masaya yung kanilang buhay mag-asawa. Ikaw naman, number two. Sabi naman dito, ito usong-uso to. I want to find my soulmate. Or Mr. Right. Or sabi nga, Mr. ikaw right. Na ang hinahanap kong babae talaga. You have all the qualities. Actually, Father, hindi talaga totoo yung kasabihan na Mr. Perfect. Kasi pareho nung sa amin, nung sinagot ko siya, nakita ko lahat ng katangian na hinahanap ko sa isang lalaki. Kasi sa may mga nanligaw sa akin, do mas senior nga sa akin, pero nakita ko sa kanya kasi caring siya, loving, yung talaga maalaga siya sa akin. Pero nung nag-asawa na kami, lumabas yung mga kakanyahan namin. Pero inisip ko rin naman na mahirap talaga, pero package itong pinasukan ko package kung ano ang meron siya. Kung ano ang kapangitan na isang tao saka na lumabas. Kasama yun. So talagang tinanggap ko na package deal yun. Yes, at yan yung sinasabi ko parati na that as you love the good things on the other person, you should also love the not so good things yes. Dun sa... right. Sa taong yun, di ba? And I think, Father, I always say this, sometimes it's a matter of perception. Mm-hmm. There's nobody that's perfect, mm-hmm. but I make him perfect in my eyes. That's because right. Sometimes, you know, sa example nga ni Tita at ni Tito, he was so driven, he was so hardworking. And some women, they will use this against their own husbands mm-hmm. and say, you do not find time in me. But in actuality, if we support them, then their wings would soar and they would, you know, be bigger and better dahil sinuportahan natin sila. Kasi minsan, di ba, pagka nagtatrabaho yung asawa nyo, no? Ikaw mismo ang hihila eh. Oo. Diba? Na parang,
dapat susuportahan mo. Pero minsan kasi hindi maiwasan na pagka minsan magkakasakit ka, tapos hahanapin mo, tapos nagtatrabaho, no? Di ba parang minsan nagtatampo, di ba? Di, pinaparin ka. Ay, hindi, wala. Ayan, dalawa pa lang ho, yung ating tinatalakay, mga kapatid, ha? Meron pa ho tayong dalawa, tatlo pang tatalakayin ng mga fairy tale ng buhay mag-asawa. Kaya huwag ho kayong aalis, magbabalik po kami. Parang ka magkasalita ako, picture ako. Nung ako ay nagtatrabaho pa, no? First thing in the morning when I arrived at my office, I picked up the phone and I would ring her up and I would tell her I love you. Wow. And I miss you. Wow. Because I know that it is not... Alam mo, kanina kumakanta si Father. Sige, Father, tuloy mo. Hindi, wala. Ano muna lang. Nakakadalawa na ho tayo eh. Pero ito, kasi gusto ko tong topic na to kasi sa hino-homily ko to parati. Na, oo, may pagsasakripisyo pero hindi na yung tinatawag na slave for love. Ano? Na yung talagang kasama ba dun sa... Yung pantasya ba na gagawin kong lahat kahit magdusa ako para sa... Maipaglamag ko lang. Gusto ko lang malaman ano nga ba na... Sabi dito, a good relationship means denying or sacrificing your personal needs and satisfaction all the time. Naku, all the time. For the other's happiness. Yun ang fantasy na kahit na mawala na yung sa sarili ko ganyan, totoo ba to? Kanina binanggit na to ni Dita Amor when she said that, you know, talagang sakripisyo ang pag-aasawa. Hindi kasi pwedeng walang sacrifice involved. Pero kailan nga ba, Dita, dapat, you know, you have to think of what's best for you also. It's because it's out of love talaga eh, ang pagsasacrifice. Hindi ko maninda na mawawala ang pagkatao ko because of that. Andoon pa rin naman ako, hindi naman naalis ang pagkatao ko eh. Kasi even if nagsiserve ako, out of love, hindi ko rin naman dinideprive ang sarili ko sa ibang mga activities. May sarili din naman ako activities. Basta lahat ay naayos ko na, nailagay ko sa lugar ang lahat sa pamilya ko. Ako naman, Ifan, I have also a group na kung... Meron akong monthly bonding with my friends. Meron din man ako kaming dalawa. Meron kaming bonding din kami lang. Meron din kaming bonding ng yung mag-asawa. Meron kaming friends na are 3-4 couples na nag-meet din kami monthly. Kasi sabi nga dito, yung reality is nobody wants to stay married to a loser. Sabi naman po dito, children keeps the marriage together. Madalas nating naririnig sa mga mag-asawa, ay kaya na lang kami nagsasama. Dahil sa mga anak. Di ba? Na sometimes, wala na talaga yung love doon, pero out of siguro yung pagmamahal na lang sa mga anak, kaya sila nagsasama. Is it healthy to do this? I think hindi. Kasi magiging plastic ka lang. Mm-hmm. Lalabas ng lalabas din yun eh, ang katotohanan. Nananaig pa rin ang pagmamahal. Yung tunay na pagmamahal. Parang lagi kami sabik sa isa't isa. Nung ako ay nagtatrabaho pa, first thing in the morning when I arrived at my office, I picked up the phone and I would ring her up and I would tell her I love you. Wow. And I miss you. Wow. Because I know that it is not only good for me, but I would make her happy the whole day. So that when I arrive home in the evening, I would see her waiting excitedly at the front door because of that hello, I love you in the morning. And I mean, throughout my career, I have been doing that every day. Kaya lang, pag nakalimutan ko siya, magre-remind sa akin, hindi mo ako tinawagan ngayon para magsabi ng hello. Pero ang totoo talagang, I feel good whenever I would ring her up and then I would just tell her I love her. The rest of the day, parang magaan yung galaw ko, yung trabaho ko. Kasi I always look forward to seeing her in the evening. Yung aming anak, yun ang lalong nagpatibay ng aming relasyon. Mm-hmm.
So ang anak pala ay nagpapatibay ng relasyon, hindi nagiging dahilan para manatili sa relasyon, no? O ito, na panood to sa ano to eh, sa isang pelikula. Jerry Maguire. Oh, I love it when he said that. Totoo ba? Ikaw na. Sabi niya, "You complete me." Totoo ba that, you know, that we should find our wholeness or pagiging complete sa isang tao? Niniwala ba kayo doon? Hindi ba dapat nabuo muna tayo bago natin pakasalan ang isang tao para hindi natin hanapin yung kabuuan natin sa kanila? Before naman ako nagpakasal sa kanya, na-feel ko naman kumpleto na ako Dagdag na lang yun. Yes. I think yun yung wholeness niya. Kasi never mo naramdaman na may kakulangan sa sarili mo. Yes. And I think that's the key also, Father, na sa kalalakihan po ba ganito rin na, you know, you feel already complete or merong void na hinahanap pag nag-aasawa tayo? Parang sentrum. From A to Z. Nasa self-esteem yun eh. Ako ang piling ko kasi yung self-esteem ko mataas eh. Na malakas ang self-confidence ko sa sarili ko na, and in fact, sabi ko nga, nakakapit ako sa Panginoon eh. Kaya kumpleto na ako dahil nakakapit ako sa Panginoon eh. Pero having said that, yung ang pagkaintindi ko kasi ng pagiging kumpleto as a person, no? Kung wala si Amor, ako ba hindi kumpleto? Ang buhay ko fulfilled lahat eh. And ako parang every morning nga when I wake up, sabi ko, "Lord, what more can I ask?" Diba? Kasi ibinigay mo na lahat eh. Kahit hindi ko nga hinihingi, ibinigay mo na lahat sa akin eh. Ito pa, bonus, meron. Yeah. Meron akong asawang napakabait, supportive. Meron kami mga anak na napakabait. Kaya siguro mahalaga, sabi din ni Tita, bago naman niya nakilala si Tito, feel niya kumpleto naman ako. Kaya mahalaga na dapat ang mag-asawa bago pumasok sa isang relasyon o magpakasal, parehas na kumpleto. Kasi minsan na, hindi ko lang alam kung tama, may batayan yung sinasabi ko. Minsan pag hindi ka kumpleto, hahanapin mo yung kakumpletuhan mo, gusto mo punan nung isa. Pag hindi na punan yun, doon nagsisimula yung away. Dahil nga hindi ka kumpleto sa sarili mo, you expect na dapat complete, dapat punan nito eh. Pag hindi na punan yun, ayan, dyan ang magsisimula yung pagkainis, pagkagalit. Pero if you're complete sa pagkatao mo on your own, yung partner mo, sabi nga ni Tito, bonus pa eh, no? Parang dagdag pa na sa pagiging isang kasiyahan mo eh. Pero I think, Father, ako lang, hindi po tayo makukompleto sa ating sarili lang. Kahit na anong pilit mo, kahit na anong dami na-achieve mo sa buhay, you cannot really complete yourself by your own. Kailangan talaga God's grace. At tayo po ay makukompleto lamang kung ang Panginoon ay nasa ating puso at isip. Ang nakikita ko talaga na sekreto, kung ano yung ginagawa ng bawat isa habang nanliligaw, ituloy lang nila sa kanilang pag-aasawa, palagi ko walang magiging problema eh. Bakit? Kasi yung aming pagsasama, bago pa kami, nung nagliligawan kami, parang meron akong buong akronimata doon, parang chat. No? Yung C, of course, Christ-centered. No? Pero yung other C is care. Yung sinasabi niya na nag-holding hands, kami na totoo yun. Saka yung inaakay niya ako, at saka yung pinagbubuksan niya ako ng pintuan ng kotse, saka sa bahay lang yun, ha? Maski sa bedroom namin, ginagawa niya, totoo yun. In fact, hindi ko yun namamalayan na eh. Parang kasi second nature, part na yun ng buhay namin. Ibang tao ang nagpupuna. So natutuwa naman ako na up to this time, Andoon pa rin. At saka nakikita yun ng mga anak namin at ang suswerte ng mga asawa partner ng mga anak namin. Kasi ginagawa nila. That's true. Ginagawa nila. And even yung bunso namin, wala pa siyang asawa. Pero ginagawa din niya yun sa akin. Wow! Pag wala kang kami magkasama, ginagawa niya yun. Sabi ko na nga ba eh, dapat talaga pagka
kung ano yung ginagawa nung nanliligaw ka pa, didiretso mo, hindi yung dati inaakay mo. Pagkatapos, pagdating ng pag may asawa na, saan ang asawa ko? Ay, nahulog sa imbornal. No? Hindi na nakita kasi nahulog na pala, hindi niya na namalayo kasi hindi na inaakay. No? So, dapat patuloy ang parang pagliligawan kahit sa buhay mag-asawa na sila. No? It's true. Kasi nga, sa bawat bahagi ng buhay ng tao ay may katotohanan at may inaasahan ka sa nakasanayan o nakagawian. Walang masama o mali kung ito ay gagawin bilang gabay o palatandaan. Pero mapanganib kung gagawin itong takdang basihan ng ating ugnayan. Dahil ang bawat pagsasama ay buhay, natatangi at lumalago, hindi sa mga paniniwala, pamahiin o tradisyon, kundi sa pagsisikap ng magkabiyak na lagpasan ang bawat hamon at maging ganap para sa isa't isa, sa hirap man o ginhawa. Maraming salamat po, Tito, Tita, sa pag-ano niyo ini sa akin. Thank you po. Tayo nagbabalik at syempre ngayon naman, Father, I'd like to take this opportunity to thank everybody na talaga namang sumusuporta at talagang nanonood sa atin tuwing Sabado. Ngayon, my friends from China Bank, Magallanes, they always watch us now. Ah, talaga? Thank you. Galing, no? Yeah. Kasi naman talagang kahit ako, sinasabi ko naman parati, kahit tayo, ang daming natututunan sa program na ito sa mga nai-interview natin. Limbawa, ngayon, itong ating segment ngayon, kanina lang napag-usapan natin yung nasa mag-asawa, yung pananalitang you complete me, hindi ba? Na parang dinepende mo na yung sarili mo doon sa, na para bang pag nawala yung isa, guguho na yung mundo mo, no? Pero hindi dapat ganun, di ba? Dapat sa sarili, kasarilan mo, kaya mong tumayo, no? Minsan kasi may mga tao, Father, na merong ganitong myth na dahil mahirap kami, mahirap na lang kami. Oh. Na hindi na kami makakaahon. Oh, oh. Napakarami po sa ating mga kababayan ang naiiba yung kanilang ikot ng mundo, hindi ba? Sabi nga, my dad always tells me, you know, it's not the number of times you fall, yes, but it's always how you get up after each fall that matters. At saka yung paulit-ulit ko din sinasabi tungkol dun sa isang success story ng isang dating nagpupulot ng basura na ngayon talagang very successful. Sabi niya, na alam niyo po, sabi niya kay sa isang TV segment, alam niyo na pinanganak po akong mahirap, hindi ko po kasalanan yon. Pero kung ako ho, mamamatay pa rin mahirap, baka ako kasalanan ko na yon, sabi niya, dahil hindi ako nagsikap. Kaya nga, siguro maganda na talagang ikaw sa sarili mo, merong ganitong pagsisikap kay may katuwang ka o wala. Tsaka siguro, Father, sa dami po ng kalamidad na kinakaharap ng ating bansa ngayon, napakagandang pag-usapan na, you know, papaano nga ba tayo makakabangon na hindi lamang inaasa natin sa ating gobyerno. Madalas kasing sabihin na hindi kasi kami sinusuportahan. Tayo po, ano po ba ang pwede nating gawin? Amen. Ganda. Kasi nga, Sheila, ang tao ay ginawang kawangis ng Diyos. Kaya tulad ni Jesus, may sariling lakas at tatag siyang mahuhugot sa oras ng kagipitan at pagsubok. Bagamat umaasa sila sa awa at sa biyaya ng Diyos, hindi naman nila kinakailangang mag-antay na lamang ng biyaya at awang mahuhulog mula sa langit o ng ibibigay ng ibang tao. Ang hamon sa bawat isa ay magsumikap bumangon at puluting muli ang mga nawasak na buhay para muling maging buo, kapaki-pakinabang at mayabong. At tingnan po ninyo kung paano ang isang araw sa buhay nila ay maaaring buhay niyo rin. Yung parokya nila ang napili na maging recipient ng project proposal na yung sa Pondo ng Pinoy. Kaya dito ginawa sa San Pancracio.
sa Pancracio Parish, gumawa sila, pumili sila ng 40 pamilya na magiging beneficiary. Ito pa yung mga palintinan niya, ma'am. Nasa nga lang yung mga hapdong kaya mamaya pa siya, Yung Pampanga specific, mamaya pa pamanin. Iba rin yung benta po, di ba? Ikot-ikot lang po. Iba po, baon ng mga anak ko. Gastos, kasi yung asawa ko naman po, tatlong beses sa linggo lang pong pumapasok. Eh, nakakatulong naman kasi pandagdag lang po siya ng paano sa eskwela ng mga anak ko. Bali, dalawa po. Ito po yung isa, tulog po. Dito ko po iniiwan sa magulang po. Iniisip ko, pag ako magtrabaho, hindi ko maasikaso yung mga anak ko. Ginawa ko, nag-isip ako ng dapat kong pagkakitaan, naaalagaan ko rin mga anak ko. Kaya yun, sabi ko, magdidinda ko. Tapos yung pagka-hotdog, yung pag-i-biscuit naman, yung bibila ko sa divisor ng mga biskuit, tapos na inaalala ko po yung sa mga tao, pinapautang ko, linggo mo po ang bayad. Ito po yung anak ko, pangalawa, na grade 1. Tapos, ito yung, yan po yung panganay ko, si Christian. Pangalawa, si John Cedric. Tapos ito naman po yung pangatlo, si Father James. Yung pang-apat, wala pang picture. Hindi ko pa nakukuha. Kukuha kasi kulangan ng pera. Kaya, upo. Eh, ang kwento niya sa akin, sabi niya, maganda daw yung naano, saka malaking tulong din daw sa kanya dahil nga yung baon sa mga anak niya, hindi na siya nahirapan. Kibali yung pati pa nga din daw sa pambili nila ng bigas, nakakatulong din. Tapos yung asawa niya, at least yung asawa din niya po yung nagtatrabaho, medyo nakakaluwag-luwag din kahit pa paano. Yung sa pag-ipon namin ng pera, pag-ipon doon, bukod sa may mga utang kami binabayaran, nag-iipon po rin po kami. Para sa paglaki po nila ng mga anak ko, meron sila pang college, kahit pa paano po yung konting ipon. Siyempre, kasi ano pa lang ang mga anak ko, elementary. Eh, pag lumaki na po sila, malaki-laki na rin po yung ipon. Magagamit po yan ng mga anak ko. Ano, pagka nag-college po sila, meron sila pang dagdag na budget. Mapapagod po sa iyo. Hindi po. Alagay sa bundo. Bali, ako po kasi yung naniningil dito po sa amin. Kasi ako nga po yung team na coordinator po ng aming parokya. Kaya nga po, sa akin po inatas ni Ate Susan, yung po sa kanila, monitor. Sa umaga po, gumagawa po muna ako ng gawaing bahay. Tapos po, pagdating po ng hapon, mga 2 o'clock, doon na po ako nag-uumpisa ng iniikot ko po sila, naniningil po ako ng mga sasagi pamilya nga po. Ate Julie! Interview. Talagang parang ang ganda nga po ng gaan ng buhay, pumumuhay, pag talagang nakakatulog. Kahit saka hindi po kami naghihintay po ng kapalit na galing din po sa kanila. Hindi, dahil sa Panginoon po, serve as pagalitan. Ate Irene, yung sa
Siya po nagtitinda po siya ng almusal sa umaga po. Kaya ngayon hapon wala po siyang tinda kasi almusal na po yung ano niya. Yung paninda po. Ganun po. Patulad po nung sasagip pamilya din po namin na ito sa microfinance po. Mostly din po, every Sunday, dahil may clinic po kami, ini-encourage din po namin yung mga anak nila na magpapacheck up po doon kasi may meron pa din po kami libreng gamot po na galing ng Caritas. Yung part po ng benefits po ng mga sagip pamilya po namin na every Sunday po open po yung clinic po namin dito po. Ito pa rin po yung nila po, yung mapakinabangan po nila doon sa part ng sagip kasama po yung mother's class. 5 years na po itong clinic na ito. After consultation, nakapamilya kami ng gamot. Kung may gamot. Kung ba kami natin nilalaglag yung ano, yung bata. Pag naglingkod kay Lord, akandakan maglingkod siya yung kapwa. Yun ang pangalawa doon. Pag nagmahal ka sa Diyos, magmamahal ka ng kapwa mo, sigurado yan. Yan ituturo sa'yo eh, yung pagmamahal sa kapwa pag nilingkod. Nang walang kapalit. Sa dami ng mga indigents at mga mahihirap na mga mamamayan natin, eh, kinakapos yung gamot po natin. So, kami, dito sa simbahan po, nagtutuloy-tuloy kaming humihingi ng tulong dun sa mga taong may mga aginto ang puso para mabigyan ng patuloy na gamot yung mga kababayan natin na nangangailangan. Sari-sari po. Tapos, anak nga rin, walo po yung anak niya, wala po siyang asawa kasi yung asawa po niya nakakulong. Kumbaga, siya lang po yung tumataguyod sa yung anak ko, sa mga pamilya po. Ito po yung nanay ko. Ay, nanay, may bisita tayo. Opo, ito. Ito yung kailangan ko binigyan ng kahit pambili man lang ng matter na, yung may tao po. Wala kasing bani, ganyan lang higaan, diretso. Ay, hindi ka. Uy! Wala dyan! Uy, hindi ako masayang natin. Kaya silang maglaro. Kasama yung buong bahay. Nalabas pa nila. Opo, kompleto yan. Ano yung anak? Ano po niya yung ito? Opo, ito. Ayaw po matulog yan. Ganyan siya. Maglinis siya. Opo. Ayan, kapit-bahay ko na. Pagka mga wala sila dito, kasi maluwag na yung harap. Si ano, ate? Si ate, si. Ate ko yan. Pang ano kaya? Pang rin niya? Hindi po. Hindi lang ako. Pangatlo. Pangatlong anak ko yan. Doon po tayo. Ano po, nasunog po kasi ito. Opo, nasunog lahat, pati asawa ko na wala. So talagang walang-wala. Kasi ang katang po na, yun nga, meron na silang pasagip pamilya. Pinuha po nila ako kasi wala ako, wala man lang ako, pambili man lang sampurado. Kasi yun, nakikipiding lang kami. Yun po yung inuunugan ko sa kanya araw-araw. Hindi po, yan yung sa ano. Utang po ito ng sasagip pamilya ko. Every day po yun. Akin araw-araw. Sila lang, mas. Ano pinaka-aptibid sa lugar po namin? Napakarami talaga yung saming pautang. Pero yung dito po sa sagip, una yung formation, yung spiritual growth na pagka napautang ka nila, wala ka ng tubo, nagsasavings pa.
Saka yung nasisave pa po yung meron pa pong libreng livelihood na pagkaano, nag-combine po sila ng livelihood, natuturuan pa. Pagka every Sunday, yung mga nagsisimba po, merong ano yan. Isang kami nagsimba na information, kasi na yung pare, yan po namin inaano. Bagi po yun ng pare. Kasi unang ini-implement po yan nila dito, yung spiritual gift. Yung pagkapautang, hindi na masyadong ano yan eh. Kahit saan pwede tayo mangutang eh. Yung pag ano lang, pagbalik loob mo sa Panginoon. Ang galing ano. Sunday nga nagsisimba din po sila. Tapos yung mga anak din po nila, meron din po mga matri pong nagtuturo po sa kanila. At least yung bang na ano sila, natuto din silang kasi karamihan kasi sa lugar namin, hindi po sila yung katulad mo nung nagsisimba sila, na concert sila sa ano sa church, sa pupunta sila. Simula lang po nandito po yung ano namin, diba, yung, ayun, natuturoan din pa din po namin sila sa ano yung sa amin. Every month po, nagkaroon po kami ng, every last Saturday of the month, gumawa po kami ng Chutokos prayer. Parang member po sila lahat ng Chutokos na para every sun, every last Saturday of the month, nagbibigay, may speaker po kami na tulog ako. Halong katotohanan, paniniwala, hakahaka at pananampalataya. Kung minsan, mula sa mga nakagawian at tradisyon, nabubuo ang mga pamahiin na nagiging batayan at sukatan kung paano ang mangyayari sa buhay. Sa ugnayang mag-asawa o sandali ng pagbangon mula sa kagipitan, may mga paniniwalang maaaring kapitan. Pero may mga katotohanang kailangang sundan at gawing batayan. Dahil sa bawat sandali, ang pag-asa ng tama, malago, at maligayang buhay ay nasa iyong pagsisikap, tamang paninimba, at maayos na pagpili. Kaagapay mo ang pananampalataya na sa bawat pagtawag sa may kapal, susubaybayan ka tutulungang malinawan ang pag-iisip. Ako po si Sheila Dizon Carlos at tandaan, ang sabi ni Servant of God, Father Patrick Payton, the family that prays together stays together. And a world at prayer is a world at peace. Ako po si Father Alan Samonte at gaano man kaaga basta tuwing Sabado, your family matters the most. Maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Thank you.